Hi, babe. Martha. For your meeting later. Wow, thank you. Well, I'm really here to tell you that I've done everything in my power para ma-expedite ang annulment case mo with Rachel. So, siguro anytime now, makakatanggap ka ng tawag mula sa abogado ng babaeng yan. Yeah, good. Good. We have to be ready. I'm sure lalaban si Rachel. Hello, Tessie. Rachel! Uy, na-miss mo ako, no? Oo naman. Mas lalo na yung mga bata dyan. Kamusta na ang foundation? Okay naman. Magmula nung nawala ka, nakapag-hold na kami ng dalawang feeding program. Tapos marami kaming nakukuhang tulong dito. Mabuti naman kung ganun. Eh, mas maganda na makatulong tayo sa maraming bata, di ba? As much as possible. Oh, ikaw, kumusta ka naman? Eto, medyo busy. Marami rin kasing pasyente dito eh. Pero masaya naman ako. At least nakakatulong ako sa kanila, di ba? Ay, teka, alam mo ba, dumaan dito yung paborito mong bata, si Nathaniel. Hinahanap ka. O, anong sabi mo sa kanya? I was born ready. You know that. Paul? Oops. Hi. Am I interrupting anything? No, AVL. It's fine. I'm glad you're here, Martha. Actually, paalis na rin ako. No. Ikaw talaga ang gusto kong makausap. I need the expert opinion of a lawyer. Sinabi ko yung totoo. Hindi ko naman talaga alam kung kailan ka babalik eh. Sandali, kailan ka ba talaga babalik? Ay, hindi ko pa alam eh. Medyo marami rin kasi ako inaasikaso dito. Ayun, nalungkot yung bata. Nalungkot siya? Mm-hmm. Kitang-kita mo yung disappointment dun sa bata. Alam naman natin na tuwang-tuwa din yung bata sa'yo eh. Hindi ko talaga kayo maintindihan dalawa. Ganito na lang, Tessie. Alam ko naman pinagsabihan mo ko na huwag ako ma-attach kay Nathaniel. Pero kung sakali lang na bumalik siya dyan. Baka pwede mo naman akong tawagan. Gusto ko rin naman siyang kamustahin. Sige, walang problema. Pero kumusta lang, ha? What's this about, ABL? It's about that Abner Bartolome. Tungkol ba to sa nangyari kanina sa relocation site? Apparently, talagang matigas ang pulis na yan. It's either it's just really stubborn or plain stupid. Nay! Uy, anak! Oh. Tama-tama dating mo yung mahal, ha? Malapit tayo kumain. Habis na pawis ka, magbihis ka muna, ha? Mahal. Uy. Uy ka lang ba? Kinumpronta ko kasi kanina si ABL, mahal eh. Ay, bakit mo naman ginawa yun? Pasensya ka na, mahal ha. Alam kong pinag-usapan na natin yan na hindi ko gagawin yun. Kaya lang nalaman ko kay Sarah na mismong si ABL ang nagpalaya sa atin dito. Sige, makakusapin ko siya. Ipapaliwanag ko sa kanya what is at stake here. Baka saan pa umabot to eh. Kailangan ko na siya patigilin once and for all. Kailangan tumigil na yung pulis na yan. For good. Abner, natatakot ako para sa'yo. Hindi natin alam kung ano pang pwedeng gawin ng AVL na yan. Alam ko, mahal. Eh, kaso nga hindi ko napigilan yung sarili ko nung nalaman kong sila yung nagpalaya sa atin. Pakiramdam ko kasi pamilya na natin yung tinitiran niya. Kaya dapat meron akong gawin bilang isang padre di pamilya. But tell me, Martha, based on that incident a while ago at the relocation site, what can we do about it? I think I know exactly what to do. Tay! Oh, ano? Ba't gising ka pa? Iniisip ko lang po yung tungkol sa nangyari kanina. Huwag mo nang isipin yun. Pero, bakit po ganun, Tate Abner? Sabi niyo po, mali si AVL. Pero bakit kayo po yung natanggal sa trabaho? Bakit sila po yung nanalo? Kala ko po kasi kakampi na ng taong batas. Anak, kakampi naman talaga ng tao ang batas. Kaya lang, may mga taong may kapangyarihan na kayang baliin ang batas. Katulad ni AVL. Pero tayong mga simpleng tao, naniniwala na lang tayo sa konsensya natin. Yan lang kasi yung nagsasabi ng tama sa mali. Kaya lang, ang problema,
marami pa ring tao ang walang konsensya. Well, that's good. All right, thank you. Everything's all set. You have nothing to worry about, AVL. Good, Martha. Pinapahanga mo ko. Hindi pa man. Ikaw na ang favorite daughter-in-law ko. Ma, we'll get there. AVL, AVL. May bisita po kayo. Ramon. Sir Ramon, please meet Martha. Hi. Nice meeting you. Nice meeting you. Ano ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin sa akin, meron ka na naman bagong idea para sa mga plano natin. May gusto lang akong itanong sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa isang bata. Bata? Sinong bata? Si Nathaniel. Bakit mo na itatanong to ko sa batang yan? Isn't it obvious? There is something about that boy. Nakita niyo siya. Ibig niyo sabihin, walang nagka-interes. May kakaiba nga dun sa batang yon. Pero matalino siya. Mali nga lang ang tinuturo ng kanya mga magulang. Nakita ko yung tatay niya, yung pulis. Yes, tama. Si Abner, ampun nila yung bata. Abner? That sounds interesting. Hindi ba yun yung pulis na... Yes, yung pulis na nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Pero hindi na siguro ngayon. Anong ginawa mo? Magandang umaga, Abner. Hi, sir. Kamusta ho? Ano pong balita? Nag-file ng demanda sa'yo sa ABL, harassment. Kaya kailangan ka naming arestuhin ngayon. Mag-alala, ha? Gagawin namin lahat ng paraan para makalabas ka dito, ha? Mr. Bartolome, pwede kong maasikaso agad ang kaso mo para makalabas ka agad dito. Pero kailangan natin bayaran yung penalty na hiningi ng kampo nila para doon sa damages ng kasong harassment. Sige po, gagawin ko ng paraan para makalikom po ng pera. Mahal, huwag ka mag-alala, makakalabas ka na rin dito. Iyan ang wag mong gagawin, mahal, ha? Mahal, anong ibig mong sabihin? Mr. Bartolome, kapag hindi natin sila inireglo dito, eh baka hindi na kayo makalabas dito sa presinto. Tapos noon, kakailanganin natin silang harapin sa korte. Sinasabi ko sa inyo, mahirap kalaban ng isang taong kasing laki ni ABL. Kaya mas mabuti na yung dito pa lang sa multa-multa, inaayos na natin. Alam ko namang madaling ayusin yung kaso ko dito, eh. Pero hindi niyo ba naiintindihan? Kapag ginawa natin yun, para rin akong umami na mali ako at tama sila. Wala akong pakialam kung saan naaabot tong kasong to. Basta lalaban tayo. Mahal, hindi ba sinabi ko na sa'yo, kapag alam mong tama ka, hindi ka dapat natatakot. Wala ka na. Okay lang ako dito.
akong tuwan-tuwa si Avril sa ginawa mo kay Abner. Alam mo naman gagawin ko ang lahat para lang kay Avril, di ba? She is soon to be my mother-in-law. Of course. But first, syempre, kailangan ko muna ayusin ang annulment case mo with Rachel. Mm-hmm. Gagawin natin yan. Yan. Tapos na. Galing niyo pong doktor. Doktora Rachel. Ikaw, ano pangalan mo? Ako po si Nathaniel. Doktora! Nathaniel, sabi ko naman po sa inyo, gusto ko pong tumulong dito sa feeding program niyo eh. Salamat, Nathaniel, ha? Kitang-kita mo yung disappointment dun sa bata. Eh, ewan ko ba dun eh. Alam naman natin na tuwang-tuwa din yung bata sa'yo eh. Hindi ko talaga kayo maintindihan dalawa. Hindi na kami. Boss, balitaan namin yung nangyari kay mga Abner. Ano ba matutulong namin? Sabihin mo lang. Pwede bang kayo muna magbantay dito sa shop? Oo naman, boss. No problem. Kami nang bahala. Chills ka nang, boss. And maraming salamat sa inyong dalawa. Kasi, kailangan ko pang maghanap ng pera para dun sa pambayad sa multa ni Bayaw. Sige, ha? Go, boss. No problem. Go. Nay. Hmm. Nasaan po pala si Ate Hannah? Inutusok ko sa palengke. Baka pabalik na rin yun. Tara. Ano ho yun? Eh, mukhang si Abner naman talaga ang may kasalanan sa mga nangyari. Mari naman. Hindi niyo asa ka ba? Huwag ka naman mailay. Eh ano? Hindi ako natatakot. Si ABL na nga tumutulong sa mga nasunugan. Tapos, siya pa itong pinagbibintangan. Alam mo ba yung nangyari kahapon sa relocation site? Binara ni Abner sa ABL habang tumutulong sa mga nasunugan. At nandoon mismo ako nung mangyari yun. Eh, ba't ka naman nandoon? Eh, hindi ka naman nasunugan. Hoy, kayong dalawa, pag-chichismisan niyo rin asawa ko dito pa sa karinderya namin. Eh, baka naman ho pwedeng umalis na kayo kahit ay, hindi na ho kayo magbayad. Ay, tama na po. Nadal kami mare, ha? Walang bayad. Tara na. Ako para kay Tatay Abner. Mahal, pasensya ka na, ha? Alam ko na ayaw mo magbayad tayo ng multa. Pero nag-iipon pa rin kami ng mga bata para dito, eh. Alam ko naman di ko kayo mapipigilan dyan, mahal. Pero maasa pa rin ako na hindi na tayo aabot dyan o kaya sa korte. Sana po talaga, Tay. Para makauwi na kayo. Kasi po, miss na namin kayo, Tay. Talaga? Huwag ka nga kikis kong ating baby ko. Miss na miss din kita eh. Mga Bayaw, huwag ka mag-alala. Konti na lang, mabubuo na namin yung pambayad sa multa mo. Konting peace na lang. Bayaw, sinabi ko na. Siya nga pala, asan si Nathaniel? Eh, pinahanap ko nga kay Hannah kasi bigla na lang nawala yung batang yun eh. Sige mamaya ate, hanapin ko yun. Buti pa nga, Dimas. ABL! ABL, nandito po ako para makiusap. Sana po tulungan niyo po yung Tatay Abner ko na makalabas sa kulungan. At bakit ko naman gagawin yon? Naging problema sa akin ang tatay mo. Kung tutusin, kayo ang dalawa pareho eh. Pareho kayo mapanghusga. Ikaw maintindihan ko pa dahil bata ka pa. Wala ka pang alam sa mundo. Pero yung tatay mo, matanda na. Dapat responsable siya sa mga ginagawa niya at mga pinipitawan niyang salita. Kaya pasensya na. Kahit anong pagmamakaawang gawin mo, hindi kita matutulungan. Wala akong magagawa. Hindi ko pwedeng tulungan ang tatay mo. Pero ABL! 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 Thank you.
Kuha na. Alam mo, Joshua, wag muna ngayon, okay? Kung maaasa... Ha? Ba't yun agad naisip mo? Nabalitaan ko nga na si Mang Abner nakakulong. Huwag ka mag-alala. Tatanungin ko si tatay kung may magagawa siya. Si Sir Tomas? Ano naman sa tingin mo ang magagawa ng tatay mo kung makakausap mo siya? Hindi ko alam. Pero mali mo naman, makatulong siya sa atin sa ibang bagay, di ba? Pag nagkataon, sabihan na lang kita. Sige. Usapin, na huwag kayong kulitin. Pero nandito po ako para makiusap para sa tatay Abner ko. Makikiusap ka para palayain ang tatay mo gaya ng ginawa mo sa mama ko. Nathaniel, I'm sorry. Pero hindi ko magagawa yan. Sir Paul! Sir Paul, parang awa niyo na po! Bakit? Naawa ba ang tatay mo sa ginawa ng harassment sa amin ng mama ko? Kaya siya nakakulong ngayon at pinagbabayaran niya ang kasalanan niya. Ginawa niya lang po ang trabaho niya. Sa tingin ko po, hindi kasalanan yun. Wala ka talagang alam. Nathaniel, bata ka pa. Hindi mo to naiintindihan. Nakikiusap po ako, Sir Paul. Kung nasaktan niya man po kayo ni ABL, hindi niya po sinasadya yun. Hindi po niya gustong makasakit at makasama sa ibang tao. Ginagawa lang po talaga niya ang trabaho niya. Nathaniel, tama na. Tama na. Ayoko nakakita ng batang malungkot, pero wala nang ibang masasabi sa'yo kundi umuwi ka na. Wala na akong magagawa para palayain ang tatay mo. Umuwi ka na. Sir Paul! Sir Paul! Ex-mother-in-law mo, yung tatay ni Nathaniel. Eh, kamusta naman si Nathaniel? Yung pamilya niya, sina Aling Beth? Eh, sabi ni Joshua, okay naman daw sila, sabi ni Hannah. Pero sigurado ako, naapektuhan sila ng husto dun sa nangyari. Sa tingin mo, ginigipit sila ng nanay ni Paul? Baka may magawa ako para matulungan sila, Tessie. Alam mo, Rachel, huwag mo nang panghimasukan yung mga bagay na yan. Makikipagbanggaan ka pa ba sa ex mo at saka sa nanay niya? Nathaniel! Andiyan ka lang pala! Oh, ba't malungkot ka? Sinubukan ko po kasing kausapin si Sir Paul at AVL na pakawalan si tatay. Pero parang wala naman po akong nagawa. Ginawa mo yun? Sa bagay, eh sila din naman yung nilapitan ko nung nangailangan ako ng tulong eh. Pero parang mukhang hindi naman po nila tayo pagbibigyan, Tio Dimas. Pero ang pagkakaalam ko, mababait naman si Nabel tsaka si Sir Paul. Naniniwala pa rin naman po ako na may kabutihan sa kanilang puso. Sana lang po magbagong isip nila. Kanina nakuusap ko si Nathaniel. Nakikiusap yung bata. Napakuha na yung tatay niya. Is that why you're bothered, Paul? No. Yung tatay niya, parang hindi siya talaga susuko. Hindi siya titigil. Hindi siya magsiseta. Matigas talaga yung pulis na yan. Don't worry, Paul. We're going to turn things around in our favor. How exactly are you going to do that, Amy? Nathaniel?
Mayim, bakit mo kinukusap si ABL? Gusto ko lang po makatulong, nanay, tatay. Baka po makumbinsi ko si ABL at Sir Paul na huwag kayong ipakulong. Hindi nila gagawin yun na Daniel kasi masasama silang tao. Talagang gusto nilang pahirapan si tatay. Nathaniel, ipangako mo sa akin na hindi mo na gagawin ulit yun. Ayoko nung nahihirapan kayo dahil sa nangyari sa akin. Kaya nga nila ako kinasuhan at pinakulong para matahimik ako. Ayaw nilang ituloy yung investigasyon ko sa kanila. Huwag nang ulitin yun, ha? Opo, tatay. Na-trust ni Sir Paul ang kaso laban sa'yo. Ayun, Laya ka na! Nathaniel, mukhang umubra ang pakiusap mo! Yay! Makakalaya ka sa mayo! Ang bait pala talaga nito si ABL, ano? Sila na nga yung sinisiraan ng dati nitong pulis, pero nagawa pa niyang patawarin. Kung ako sa'yo, pare, sasali na lang ako sa seminar ni ABL. Sige, pare, sasali na ako sa sunod mong seminar. Tama ka, ma. Gumandang image natin sa public dahil sa ginawa natin. Tignan natin kung guluhin pa tayo ng Abner na yan. Baka pag nagkataon, taong bayan ang kalaban niya. Alam ko na nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. Alam ko rin na gusto mo lang na mamalaman yung katotohanan. Pero Abner, natatakot ako para sa'yo eh. Eh, hindi ko na nga alam kung ano pa yung kayang gawin ng ABL niya sa pamilya natin. Sorry, mahal ha. Hindi ko namang ginustong umabot tayo sa ganito. Na natatakot ka na para sa pamilya natin. Nalulungkot lang kasi akong isipin. Sa panahong ipinaglalaban mo na ikaw yung tama, ikaw pa'y naargabyado. Naintindihan naman kita eh. Pero nakikiusap ako, baka naman pwedeng tigilan mo na yung kaso tungkol sa sunog, ha? Ginawa mo naman lahat ng makakaya mo. Eh, hindi mo naman din masisisi yung sarili mo. Gawin mo na lang ito para sa pamilya natin, ha? Tama ka, mahal ko. Panahon na nga para kalimutan ko na itong kasong to. Ano yung pinagmulan ng mga po? Gasera, natabig ko kasi lasing nga po ako. Ah, kuya, saan ba merong malapit na tindahan na pwedeng bumili ng kerosene? Sir, baka sakali meron doon sa gasolinahan. Ah, sige. Salamat ha. Sige po. Gumagana ba yung CCTV camera? Opo. Saan ang monitor? Dun po. Magandang araw, miss. Yes, sir. Bukas ba itong gasolinahan nung gabing nasunog yung barangay Katarungan? Yes po, sir. Tungkol mo ba sa answer? Teka, di ba po kayo yung polis na nag-iimbestiga sa sunog? Nakikita ko po kasi kayo madalas sa dyaryo eh. Kaya nga kailangan kayo recordings ng CCTV ng mga panahon yun. Pero nasuspindi na po kayo, di ba? Miss, makinig ka sa akin ha. Kung naniniwala ka pa na mayroong kabutihan dito sa mundo, tulungan mo ako. Di ba hindi ka na polis? Ano pang ginagawa mo dito?